Alam ko na.
Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Yun. Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas. Nagiging partners na dyan. Sa 2016. At po sa aking kanan na sukil natin at sukil sa radio, sa telebisyon, sa dyaryo, isa sa mga nag-top sa nakalang mga partners. No? Horseman Roy, Seneres, wala mo ng susunod na tabi niya sa politikan. Baka pumapag-usapin natin later. No? So, Roy, kumani ko na. Salamat mo kay. Maayong nga daw sa inyo matanang dula. Kasi ako, Ilonggo ako. Ang parents ko, Ilonggo, but I was only an infant when I migrated to Mindanao. Ang direct naman sa Mindanao ay Bisaya. So, may contact kami yung tanan. Ngayon, nung nag-aaral na ako sa college, dito tayo naman at Pastor Manila, kaya magiging ang umagaw ko sa Manila. Of course, former congressman at national chairman ng Juan Putak, congressman Roy, congressman Vigor, congressman Vigor, Mendoza. Kung Vigor, magkakabaga, kaya ba tayo rin nakita? Oo, matagal-tagal na rin. Ano na po na yan? Hindi, nakihali mo sa paggawa ng sapatos. Dito pala siya nagpapagawa ng bahay sa sapatos. Dito sa
Ayun. Yes, sir. Magandang pala po. Magandang pala po. Kamusta naman kayo ngayon? Kamusta naman kayo? How have you been doing? Buti naman ako. Naghahanda. Baka matayin hala yung mga Seneres yun. Of course, si... Ginoong... Boy, Vargas. Nakita ko din sa transport. Alto na. Kapatid na boy. Alto. Alto na. Yes, so... Ay, isang magandang umaga po sa ating lahat dito. Nagkakanta ka rin sa 2016? No, wala pa no. Dating pa yung gano'n. Nagkakasana sa attorney. Transport niya. Pag-usapan po natin dito, transport issues at sa iba pa issues na pag-ating pakinabangan. Gusto ko muna yung transport po na ako, ya, sandali ha. Kasi kahapon eh, supposedly, merong tawag dito, rally, welga, transport strike, nung isang araw, kahapon. Nung isang araw, parang, Lunes ba yun? Ang observation, parang, ano na, parang malabya na ngayon ang mga rally ng mga transport, ah. Di ba? In fact, ang sinasabi eh, nabigo, yung rally na yun, o kaya yung transport activity na yun. Hingan natin ang reaction yung ating mga bisita. Pag-una-una sa Atty. Vigor. Ano ba nangyayari yung Atty. Vigor at ang personal Vigor at mukhang hindi na gaano mainit ngayon ang pagkilos na mga sa transport, no? Ang tingin pa nakita yung issue, yung job, di ba? Ang tinututulan, pero bakit kahit yung monitor natin sa mga ilang mga lugar, sa Visayas at sa Mindanao, na dati natin ay mas matindi ang pagkilos nila kasi sa dito sa Metro Manila. Ba't ito yung malamig na? Ano ba nangyayari, Atty. Vigor? Nagdadaan na po sa pag-uusap eh. Ah, okay. Webes, nakaraang linggo, eh, nag-usap-usap ang mga transport leaders, si Lando na doon, si Kapoy na doon, si mga leader, kasama si Sekretarya Baya, at lahat ng mga concerns, problems, issues, in-address naman ni Sekretary. Tapos, may follow-up meeting na doon dito, para yung couple of order, o several concerns na doon, makilain na labas, naranda na. Kaya, hindi na po yata uso ang rally, kung nadadaan na naman sa usapan. So, tingin namin, baka sana within this month, bago matapos yung bilingo ito, yung mga projects and concerns na maayos. Paano po ang ruling ng iba sa Porto Suprema yan na ako? Paano po ang ruling ng Porto Suprema eh? Hindi pa po sa inayin ng mga kasama natin sa transport. Ibig sabihin, mapapuloy na kayo, mapapatuloy na implementasyon ng JAW. Anong magiging susunod na pangalan? So, uuwi naman po ang gobyerno na kapalanan yung JAW at kung kailangan babaan. Pero siguro yun yung pagbaba, hindi naman yun yung core issue eh. Ang core issue eh, resumably ba yung penalty, ang kumba dun sa violation ng ginagawa. At saka, meron mga siguro kailangan magkaroon ng magandang usapan, yung issue kaya ng kalorong. Lahat naman pumapayag na hindi dapat ikalorong. Yung mga pribadong sasakyan na ginagamit ng pampulito, hindi dapat tumatakbo yan. So malinaw, kung yan ay bibigyan ng fine na malaki, eh pumapayag naman lahat ng mga transport leader. Kasi malinaw na ayaw nila sasakyan. Yung issue ng clean air, so dapat nasasakyan ay hindi mauso. Yung malinaw naman ang nakakilindihan lahat, na dapat na lahat ng sasakyan ay compliant with clean air. So kung meron kailangan bigyan ng fine, eh wala naman yung problema doon. So kung pinag-uusapan lang doon sa mga tingin nilang additional fines, no, gaya ng obstruction, gaya ng yung problema sa signboard, magandun na ang penalty din manligo, eh lapas pa sa dalawang tatlong araw nakita yun eh, no? So yun yung gusto natin bigyan lang ng solusyon. At handa naman ng gobyerno na bawasan at tanggal ito sa ito sa ito. So naayos lang po. Di ba nabitaw ako na ano ngayon eh fragmented pa rin ang transport industry because may mga grupo pa rin na hindi sa kaalis sa pagkakata posisyon ng sa transport industry. Napalitan, di ba ako? Siguro yung pangaraan ng
pagkuha ng objective ng kakaiba. Okay. Pero yung end result, pare-pareho lang naman yan. Gusto lang ito maging maganda ang ating sistema ng transportasyon, maanap ang buhay ng ating mga transport workers. Pare-pareho yung ating mga rin sa pagkakas na bali. Yung pamamaraan lang ng pagkuha ng mga rin yan. So, kaya ako sinusunod na gano'n kasi pagkakit na 2016 eh. Mamaya dyan sa transport industry, magkakahiwa-hiwalay naman kayo sa pag-pahal ng Partylist candidates, no? Eh, sayang at wala tayong representative ng transport dealers sa Kongreso. Mainly because hindi rin ka na kaysa nung manakaraan. Ngayon ba, pwede natin sabihin na o Vigor na maaaring this time eh, mas united na ang transport industry sa pag-papahal ng kandilisi para sa transport sector. Lalo dito ang sinasabi mo eh, mukhang hindi na mauusang rally sa kasada. Mukhang sa host of commerce na tayo, dapat na magpapakpaan. Di ba po? Tama po yun, no? Gaya yung sinasabi mo natin matagal na yung Public Service Act, napaka-lumang batas na siya pang pinapangiran hanggang ngayon. Kailangan talaga mabalipaso yan, no? Yung kira doon, yung appointed regulation doon, meron tayong mga suggestion kung paano baguhin yan. Pero sa punhara rin sa politika naman, talaga naman hindi mo pamamagkakaisa natin. No? Anay kita ko, lahat siguro magkakaisa ko yung isa. Yung nakikita rin ang transportasyon. Okay. At mapag-itunan, nandito ko pala yung aming general manager. Si Andres, kapatid, tumakto mga. Si Andres, ito ang chairman namin sa Philippine Environmental Society, Producers Cooperative. No? Sumama na kami sa cooperative movement dahil sa ito, kasi mga nakikita namin na mas magandang pwede natin gawin para makatulong tayo sa mga. No? Medyo kinakalimutan ko na yung partners ng media kasi mukhang hirap naman tayong mabante. Di ba? Palapit. At wala rin tayong kumbaga base na boto. Wala tayong bagong boto from the industry. Kaya sa cooperative movement na kami, susubok. Okay? Kaya tuloy natin. Si Corsair Seneres muna. Hindi ko rin natanong si Corsair Seneres sa Corsair Seneres sa sa transport. In the meantime, wala po kayong representante sa Kongreso. Kundi yung gabitin yung aking Partylist. OFW Partylist. Kung meron po kayong concerns, kung meron po kayong gustong dalawalang batas, handa po yung ating Partylist doon sa Kongreso. At okay mag-alala, sa 2016, hindi ko nilagawan yung Constitution ninyo. Hindi naman siya kasama. Kaya lang, ang mga OFWs na sumasakay sa inyo mga pabigit yan sa sasabihin ko, yan kayo bumoto. Pinaka-Vigor, pinaka-Lando, pinaka-Boy, lalong-lalo na kapag nag-ilay na sila. So, ano bang tanahin sa atin sa transport? Bigo, look at the idea sa transport ko ako. Hindi na kita tatuloy sa atin sa mga kibidalis mo sa Kongreso. Alam ko marami na naipay ng mga panumanong batas. Ano bang pet bill mo mo sa ngayon? Ang pinaka-pet bill ko ngayon ay itong meron na po tayo ng mga 10 million OFWs. Napakalaking population dyan. Isipin natin yung total population ngayon ng Singapore ay 5 million lamang. Eh sa Pilipinas, 10 million pa lang OFW na. Notwithstanding the huge number of overseas Filipino workers, kulang ang protection, kulang ang suporta. Kaya, initially, ang aking pinaka-pet bill dyan ay there ought to be a law. There should be a law which would require, which would mandate the ambassadors to exercise the extraordinary diligence of the good father of the family taking care of OFWs belonging to his jurisdiction. Parang sa transport din ito, ha? Kasi yung mga transport operators are required by law to exercise the extraordinary diligence of the good father of the family
taking care of passengers, that's why their transport vehicles will be always on the top condition, because they should be concerned as if they have the color of the passengers. So, sa diplomacy naman, sa overseas deployment naman, yung mga ambassador must play the role of sorrowing fathers or parents. In such a way, na kapag may nakagulong na OFW, it should be a must on the part of the ambassador to visit the OFW in game. Hindi yung, oy, nagurata siya, ikaw na bahala dyan, ha? Oy, consul, ikaw bahala dyan, no? Ikaw mismo, ano klaseng tatay ka na may nakakulong na anak mo na hindi mo dinagalaw mismo. Because in the process, we will be sending, the ambassador will be sending a very strong signal to the host country that we care for our people. Kapag dinalaw mo yan sa kulungan, mag-isip-isip na yung mga taga riyan na nagsasampa ng kaso, dahil hindi natin maaaring gawing hometown decision ito, dahil yung His Excellency, yung ambassador, ay nakikialam na sa kaso ito eh. Pero kung dinadalaw yung pasadyer, yung nakakulong, kumakain siya sa mga hearing. Ang sasabihin ng, kasi pag may kaso dyan sa overseas, halimbawa nakapatay yung ating kababayan, ang pinatay na karoon, ang nag-iimbestiga ng polis na karoon, siyempre, ang piskal na nagpo-prosecute ng kaso na karoon, ang judge na karoon, kayo walang laban yung ating kababayan, kaya magpakita ng the ambassador should be visible by actively looking into the welfare of his surrogate son, if he is the surrogate father. So that will be allowed. In other words, within a 12-month period, kung yung ambassador hindi pa lang nakatugtong sa isang kulungan doon o sa mga hospital na meron may mga nagkakasakit na OFW, he should be recalled for dereliction of duty. Okay, thank you, Hope. At mamaya, meron tayong mag-usapin kong dito yung kanyang Rose Movement. Pag-iwag sa dumating ng Rose, yeah. Si Quezon, Zenny, Maranan, at talawa na. Talawa, tapos sa apat na yun. Hindi ka lang kalaban eh. Wala na akong kalaban dito. Kung ako kalasulokan, di ba? Wala, di ba? Wala yung mga... Kumadyo mo na, Quezon, Zenny. Kumadyo mo na. Magandang mga po sa mga nandito sa panel, lalo ng FEJODAP, ng LTFRB, at sa inyo po lahat ng media na nandito. So, good morning. Morning. Sige, si Atty. Salada, katatalin na natin. May mga question sa iyo. Atty. Ma'am, para malusutan tayo sa issue ng Uber. May Uber na yan. Ang LTFRB, mukhang ang MMDO yata nakakalam na meron ng Uber na sa tao dyan. Uber, Uber na bako. Parang si The software provider sa multinational corporation that exists in 45 cities and 45 countries, more than 22 cities. Isa lang tayo. Isa lang tayo. Okay. Gusto ko pumasok sa corporate. Pero nakapasok na over a year ago, di ba? Ay, hindi po. This year na. This year lang po sila. Pero mag isang taon na sila nag-operate. Ako ang alam ko. Hindi po. Okay. Pero, kailan lang yung nalaman? Meron ng Uber na... Yan po ay nalaman na ano siya, naging subject to operation. Kung saan, sa pagtulungan ni Attorney Vigor at saka ng Executive Director Cabrera, nagkaroon ng sting operation. Kung saan, yung isang private vehicle na hindi registrado at walang certificate of public convenience, eh, nahuli at na-impound sa violation ng rule. So,
ang grupo nito ng ahensya, ang i-argue po ng Uber is that hindi siyang colono operator. Kasi siya isang software provider. Kung saan nag-book ang mga tao para sa vehicle na susundo sa kanila na may bayan. So in that regard, magiging, kung titingnan natin, is siya siyang conduit sa colono. Kaya siya sinobject sa operation ng LTFRB. Gusto natin kasi matas ang labanan. Ano ang pagkakaiba ng colono na hindi naka-register sa Uber, which is subject to the operations of the LTFRB, sa colono na naka-registro sa Uber? So, kaya po nagkaroon ng operasyon ng LTFRB headed by Executive Director Cabrera. Naging issue ngayon ang Uber dahil merong mga government officials na kumati sa operasyon. So while we are talking now, Attorney, yung bang operation ng Uber is suspended na o paano? Ano status niya? Ang status ngayon is that currently yung operations ng Uber is under scrutiny of the LTFRB. Mainit na mainit yung usapin. So, merong kaso na nakapile na pinayad ng Pinoa against Uber with the LTFRB. It will be judged accordingly by the LTFRB. Were you surprised that the statement of the chairman Valentina na binibigil ako yun sa posisyon ni chairman Valentina na yun niya, ma'am? Being in the transport sector, a regulator of the transport industry, hindi po umaayon statement po ni Chairman Valentino. Sa punto lang po na ang isang pribadong sasakyan ay ginagamit bilang isang pampublikong sasakyan. Pero kung ang isang sasakyan na pampubliko ay i-re-register doon, wala po tayo sa problema. Ang point of contention dapat sa isang pampribadong sasakyan na ginagamit sa isang bilang isang pampublikong sasakyan. Thank you, Terry. Si Morsoma, Zenny. Morsoma, Zenny. Kasama ba kayo sa rally na nakaraan? Ay, hindi po. Pagkat kami man ay nabigla dito sa gawain at kung sakasakali man, siguro, matamad, hindi ko po pinakalaban ito nga nag-rally ng nakaraan. Pagkat ang kanila namang pinaglalaban ay sabi nga yung kanila nga pananaw na kanilang sinasabi ay talaga namang medyo sa panig ng mga driver at operator ay mayroong mga yung tinatawag na penalty malalaki na mahihirapan. At ako, nagpapasasabihin ko muli, nagpapasalamat ako pagkat nandyan sila. Pero hindi po kami nakita sapagkat nakikipagtugnayan naman po kasi kami. At ang LTFRB ay nag-uusap naman kasama ko ang DOTC dito para dyan sa jaw na yan. Kaya kailangan, bagamat napakakupad na lamang ng pasensya ng attorney, napakakupad ng gawain para na sa ganun ay maayos sa pagkat. So, ay, di ba, bakit po natin pepalisyon yung mga tao kung ito naman ay pinag-uusapan at pinag-aaralan at meron namang mga bagay-bagay na nanauunawaan na nila at medyo tama yung sinabi sa akin uli na correct me, attorney, ang sabi ay, kaya nga medyo hindi masyadong full force. Kumbaga, ano pagdating sa amin sa public utility, hindi full force at pampanghuli. Pagkat pinag-aaralan pa nga, ayaw din naman nilang masaktan itong mga super at operator. Right. Sa kongreso ngayon, merong final bill para sa reduction ng pamasahe. Ano ba tama? Pamasahe o pasahe? Pamasahe. Pareho. Pamasahe. Jimmy, ano ba tama? Pamasahe o pasahe? Pasahe.
seatbelt. Paano pa ba tayo sa sauna? Anyway, for reducing fees, pasahe sa jeep, no? Hindi natin na reaksyon si Galang dito. Anak pa ng palbala ay si Akoraswaman, Orasman, Manal, Iwan, na sa susunod itong mga pagkupa ng presyo ng gasolina at sa mga petroleum products. So, anong reaksyon nyo dito, Galando? Una muna ko, magandang umaga po sa lahat po ng nandito po. Sa aming desisyon po, ay dinasahan namin ang mga mababatas talaga na kagaya ni Congressman Seneres. Salamat po yung inyong in-offer po na tulong dahil napakarami po ang dapat talaga tugunan dito sa hanay ng transportasyon. At salamat na nandito ang aming national chairman, si Atty. Vigor Mendoza, dahil nga nag-prepare ng aming position letter dahil nga po meron ng mga nag-submit ng petition for fare increase. Ang nalulungkot lang kami po ay yung pang-appear reduction na yung pang-ating congressman na dating board member ng LTFRB, siya po yung namuna na nag-file ng fare reduction. Eh, may karapatan naman po siya. Diba ho? So ito po, ang sa amin, tinabi ko na nalulungkot kami dahil nga po, imbis na magpanukala siya ng batas na matulungan ang hanay ng transportasyon, lalo na sa hanay po ng jeepney, na dapat po ay maisabay na po sa modernisasyon ng ating mga bus at UP Express. Pero ang inuna niya po, itong fare reduction na ang aming tanong, bumaba na ba yung fuel? Tama po, bumaba. Nang ilang beses, apat na beses nitong buwan na to. Pero ang aming katanungan na mas malaking gastusin ng bawat pamilya ng masang Pilipino, bumaba na ba yung basic commodities? Una, bigas. Diba ho? Yung gulay, yung isda, yung maka, mamoy, bumaba ba? So ito po yung aming katanungan at ang kasunod po, yung mga spare parts. Diba ho? So yun po ay aming bibigyan po ng tamang panahon na sasagutin ito dahil nag-set na po si Chairman Himes ng hearing, public consultation po sa darating po na November 17. Kaya gusto ko lang po ipaliwanag po sa ating mga kasamahan, mga kababayan, na yung aming hinahing sana po, ang ulahin niya bilang mambabatas siya, mapuntuhan naman sana yung modernisasyon na programa para sa ating public transport sa PUJ. Dahil po, Congressman Seneres, dahil kayo po na upo, napakalaki po yung pundo na pinapirmahan ngayon ng Kongreso at pipirmahan doon po sa cash transfer. Hindi po namin kinukontra yung cash transfer dahil ang sinasabi ng karamihan na narinig ko ay suhol yung programa na cash transfer. Pero sa aking paningin, nakakatulong naman sa napupuntahan lang ng pera pero hindi lahat yata ay napupuntahan. So ngayon po, bakit napunduhan yung halaga, Mr. Congressman na Seneres, yung 64 billion kung hindi pa ako nagkakamali na budget for 2015 para dito sa cash transfer? Pero dito po, sa modernization program, matagal na pong isinisigaw namin nila Maring Zenny, nila Atty. Vigor, nila Ipilona, nila Kaobed, sila Boy Vargas. Yan po ay matagal na namin hinihiling na sana po ayaw na namin itong nakakamatay na po na nakakasurbaso na umuusok na malakas kumain ng krudo ng mga jeepney. Eh wala po ang inuna po ni Congressman Iway. Itong pre-reduction, eh itong modernization educational program para sa ating mga driver, para sa ating law enforcer dahil po nag-aaway na po yung law enforcer. Dahil simula po noon hanggang ngayon, nagkakaapo na, eh kukutong-kutong pa rin ang nangyayari sa kalsada po. Kaya sana po, Congressman, ay matulungan nyo kami na kung yung pundo na napakalaki na trillion pesos, eh bakit man itong mga transport na 24/7 na nagbabayad ng buwis sa ating gobyerno, bakit po hindi mabigyan ng budget para sa modernization program? Yan sa clear reduction. Eh, i-reduce nyo yan o hindi. Hindi problema ng mga OFWs yan dahil dalat yan. Kaya
nyo. Ang pera ninyo. At wala kami reklamo. Pangalawa. Tama po kayo. Alam do. Bakit sinubuntuan ng gobyerno itong cash conditional transfer to the tune of 60 billion? Yan ang pinaka-package yan, alam naman natin. Pagkabat hindi tayo ekonomista, ay nakapag-aral naman tayo ng simple economics noong high school. Ang sabi dyan, if you inject money into the spending stream of the economy, you reinvigorate. As in Vigor. You reinvigorate the economy. Because money is the lifeblood of the economy. And so therefore, if you induce, inject into the spending stream of the economy money to the tune of 64 billion pesos, you will improve the GDP, the growth rate of the country. And so therefore, the national credit rating entity known as Standard and Poor will be pleased. And if we borrow money from the World Bank and the Asian Development Bank, our credit standing will be very good as assessed by the Standard and Poor. Kaya ako nalilito, Ginoong Pangulo, ito ba ay para sa poor nating, sa mga poor na bansa o para ito sa Standard and Poor? Kaya, ngayon, now to make my statement more relevant to the problem of the transport industry. Dagdagan niyo na yung fare. Kasi when, kapag dagdagdag ang fare, money will also be injected into the spending stream of the economy. Nakakatulong na tayo sa ating mga nakikahos na mga transport operator, lalo-lalo na yung mga jeepney operators, eh, nag-i-inject pa tayo ng pera into the spending stream of the economy to reinvigorate, as in vigor, the economy. Di ba? So, wala akong tutor dyan sa Pericris at wala akong susuportahan ko yung inyong hinihiling na budget funding para sa modernization. So mukhang naghahanap sana ako ng debate sa forum na ito, pero mukhang walang debate pa rin para sa side. Si Kobe, pero siya kung opposing view. Hindi ko opposing dahil ito na ito usapan natin. Hindi mo, just to put some numbers into it, ang laki mo na pinubuhos ng gobyerno dito sa LRT, MRT, it caters to around 1.2 million passengers transactions a day. Ang mga bus mo natin sa Metro Manila, mandi-mandido daw yan eh. Sa 700 passenger transactions a day per bus, they cater to around 3.5 million passengers. Ang AUV mo natin dito, bumigit ko mo lang 12,000 sa Metro Manila, catering to around 100 passengers a day. That totals around 1.8 million sa AUV. Ang jeepney mo caters to around 18 million passenger transactions a day. Anit na pong gibo po, 60,000 jeepneys in Metro Manila at 300 passengers a day. That's 18 million passengers. Not a single centavo in terms of government funds is contributed to the upliftment of the jeepney service. Yung jeepney service na sinakyan din nung bata pa tayong lahat, eh yung pa rin naman ang jeepney. Mm-hmm. Ang pinabago na mo yung gano'n na pwede baguhin, yun. Yung haba. Ang aming proposal, 50 centavos pinag-aawayan natin. What does 50 centavos mean to the driver on the ground? That means one-third of their monthly income. Tinatanggalan mo ng 33% ng kanyang kita dahil doon sa 50 centavos na pinapabawas natin. Eh kung gawin natin, huwag na natin bawasin yung 50 centimos. I-upgrade na lang natin yung mas good service. Baguhin natin sa sakyan. From 6 kilometers to a liter, tatakbo yung brand new jeepney to 12 kilometers to a liter. Bakit tayo nag-away ng 50 centimos? If we can double the efficiency of the engine na lang, we will increase mileage by double. Yan laki ng fuel savings nung. Tano pa itong binabang tulong ko. Eventually, we can even bring it down even further. Ang sabi mo namin sa DOTC, it is reduction
versus modernization. Ang amin po, gamitin na natin itong pagkakataon na ito na may konting savings ang mga operator at driver. Huwag na natin paglabanan yung 50 centimos. But let's move towards modernization. Ang tingin ko, kasero, ako, ang base na kasero, mas gusto nila yung magaganda yung upuan. Mas magaganda gusto nila yung hindi umuusok yung mga jeepney. Mas gusto nila yung jeep maang mahusay ang dispatching. Diba? Kesa sa 50 centimos na hinihingi ngayon ni Congressman Iwan. Doon kami pa kung talagang. Ito, debate na ito. Kung, debate na ito. Kasama sa modernization ang pag-face out ng jeep, paano yan? Naban. Wala. Yung age limit restriction, lahat po ng pampublikong sasakyan, meron ng age limit restriction, pwera lang ang jeepney. Hindi lang ang bayan doon eh. Ang pagdidikin na natin na pwede pa tumakbo yung 30 taong jeepney, hindi na ako viable. Pati operator, sabihin sa inyo, kung makakabago na ako, magbabago po ako. Ang hinihingi natin kay sa gobyerno, kung meron clear band eh, halos 7 billion na yan, hindi ginagamit eh. Nasa road board lang po yan eh. Kaya ano pa hinihintay natin? If we can change the itong mga jeepney natin to more cleaner engines, hindi nagamit natin ang yung ating clean air band, napagusay natin yung hangin, hapon lang natin, babaan yung cost of financing. Para sa ganyan yung operator, kakayaan din na bumili ng bago. Yun yung po, kaya pa lang ang away dun sa... Eh, papalim yung comment. Kasama ho sa pagbago nun. Yun. Pumili na sila, gusto nilang electric, gusto nilang diesel train, gusto nilang LPG, gusto nilang solar, eh, marami na po yan. Paano na operator pumili ko, no? Hindi naman lahat pwede electric eh. Mami, mag-brown out yung yaksin ngayon. Hello, kung bilang leader ng transport, para pakalahan ng leader ng Wanwota, chairman, anong feedback nyo sa electric jeep? Meron doon tayong tumatakbong electric jeep yan. Pinapa-testa naman natin. Gali ng China. Meron tayo dyan. Sa 21-seater electric jeep. Ang savings po, ang bawat charge, 540 pesos a day. E magkano po diesel niya, no? Halos sa 1,000 gastusin sa diesel. So may savings ka na 500 piso araw-araw. Sa 30 araw sa isang buwan, that's 15,000 pesos. Pang-amortize po na yun. That's the only fuel available that would allow savings to pay for amortization. So, ako, okay po tayo dyan. Nagkakatalo na lang po sa baterya at sa cost of power and yung stability of supply. Kasi pag nag-brown out yan, ako, yeah, sure, patay-patay. Okay. So, Kong, after this, questions na. Attorney Salada muna. Totoo ba yun? Yung comment eh, wala pang linya, wala pang plaka, pumapasada na. Wala pang registro. Hindi po namin binibigyan sa authorities. Eh, may parto ba yung tumatak mo na eh? Nandiyan na kaya ikalawang alin na taon na programa sa radyo at sa television yung kanyang lingkod bayan. For those of you na hindi naman dito, pasensya na. At hindi kami nakatikim na kanyang handa. Anyway, sige, masyo sa radyo naman, ladies. Atty. Yes, magagawa mo sa inyo na. Pag ito sa 50 pesos, 50 centimos na binabawas. Alright. Ayaw yung pounds. Meron pa kayong formula na just in case tumakas yung presyo ng crude sa international market o ng supply, tataas din ang ano. Automatic? Automatic, okay. Pagbaba niya, pababa rin siya. Meron pa kayong formula na i-present na yan sa LTFRB. Tapos may tanong din ako kay Attorney Salada, para kasi lumalabas doon sa sinasabi niyo, carpooling. Carpooling, so illegal yung carpooling. Hindi po, may basis. No? Hindi po. Yan na yung ano. Under sa Public Service Act, ang magiging illegal na ang carpooling na walang pramatisa kung
nagbabayad ka. So kung nagka-carpool ka na walang bayad, walang hindi siya ni-negosyo, hindi siya nabag sa public service ka, pwede igal ang carpooling. Kasi if I remember right, itong SUVs na ito, itong mga FX, UBI, bago nag-start yan, carpooling muna yan eh. Na mga taga-Makati. Natatanda ko yun, dahil isa ako sa mga sumasakay noon eh. So, wala pa yung LTFRB hanggang sa eto na. Ngayon, ito pa rin bago na to, yung sistema ng Uber? Diba, carpooling din yun? O, paano ba ang gusto niyo mangyari dito sa Uber? Kaya nga po, nire-require po, kaya ako nagkaroon ng sting operation ang LTFRB dun sa Uber operations because nabag po sa Public Service Act yung carpooling na may bayad na ginawang negosyo. Pag ang carpooling ay ginawa ng negosyo, kailangan kumuha ka na ng certificate of public convenience. Pero kung ang carpooling ay hindi mo ginawang negosyo, for the expediency lang ng convenience, hindi talaga negosyo, wala kang fare na pinag-uusapan, na pagkambagan lang, at yung carpooling is true sense of its word. Yun po ay allowed. Pero yung carpooling na ginawang negosyo, kagaya po nitong pinagtatanong na Uber, iyon po ay kailangan na kumuha ng certificate of public convenience. Hindi ba, kamukha yung dati pretext eh. Nag-share lang ako sa gasolina sa crudo. Yan ang mga isa sa mga sumasakay. So, would it mean that ito yung fair? Pasahe pa ito? Pasahe na rin yun. Paano yung i-define yung pasahe? Doon sa share para sa fuel. Kasi yan ho yung ano eh, yan yung critical dito na definition eh. Halimbawa ako, kung pasahero, sasabihin ko, eh, share ko sa gasolina na yan, eh, bakit yung huli eh? Ang case-to-case basis po yan, ang yardstick po natin in the context, naging negosyo na po ba? Pag naging negosyo na, hindi na siya carpooling na allowed. Kailangan na niya na kumuha ng certificate of public convenience para mapayagan sa kanila. Ang biyari na ng biyari. Pero hindi ko yung formula, kung yung mag-formula or kahit kalando. Meron doon tayong formula ng parating pag-presenta. No? And this is way, ang parang ang balancing act, yung minimum wage. Kaya sa ibang-ibang region, iba ho yung pamasahe, apasahe para. Pero critical po dyan, na hinihingi namin sa LTFRB, ano yung standard na gusto nyo aming patupad? Sabi namin, kung gusto nyo patupad ang brand new vehicle, wala namang problema doon. Pero i-compute natin yung amortization. Kung gusto nyo ang ating masasakyan ay compliant with clean air law, eh alam natin hindi kasi mausok. Meron yung computation niya. Ito ang standard natin. So, hinihingi lang namin, meron tayong formula, pero give us the standard to which the formula will be based. Kasi yung standard natin, eh, medyo 50 years old, pwede, ganun. Eh, syempre, ayaw pa natin babaan yan kung kinakailangan, no? Pero gusto nga natin angat yung standard and on this basis, determine yung reasonable fare na kaya ng ating mga tao base naman sa ang minimum wage. Meron tayo na pwede-presenta sa LTFR between nagpe-benefits mo yan. Meron kayong mga programa para pangalagaan ng mga web-tapos sa kaya rin niya. Pero, may ano naman po ang programa niyo para mapuran na sa bukabula niyo ang OFW? I mean, yung mga Pilipino, hindi na kailangan pumunta sa ibang bansa para magserbaho, dito na lang tayo eh. At may amal mo ng Pilipinas eh. Ano, pagkakanda ng na-observation mo, parang gateway ng trabaho dito eh. Pero bago ko sagutin yan, tungkol po na dito sa face out ng jeepney. Over my dead body. Hey, partner po. Paano na magkaroon ng Pilipinas kung wala yung simbolo ng jeepney? Yes. Di ba? May kanta pa tayo na
Manila, Manila. May mga jeepney na nagliliparan. Never. Huwag tayong pumayag na face out ang jeepney. Ano mo yung jeepney? Huwag ang tumingin doon sa jeepney. Mga jeepney mo nagliliparan. Ano? Mga chicks mo kaganda. Mga babae mo nagaganda. Mga kalalakihan na ng aaswag. Magandang umaga po na kumadri si Eli, my idol. Take over siya sa pag-idol ng mga una yung kanyang dear Pilipinas-Broadcasters. Ngayon, doon sa tanong ninyo, I dream of the day when the OFW family party list will already be abolished because there are no more OFWs. Right now, there are 10 million OFWs according to statistics. And growing. And growing. I was an OFW myself, having been an overseas Filipino worker myself in the Philippine Foreign Service for 15 long years. Kitang-kita ko yung paghihirap ng mga OFW, lalong-lalo na yung ating mga kababaihan. Right this very moment, I tell you, may isang domestic helper na Pilipina na inaabuso. Hindi ko, right this very moment, right this very second. Oh, ayun, another second, meron na naman yan. Hindi lang ordinaryo yung mga abuso, hindi lang rape, hindi lang hindi pinabayaran ng sweldo, hindi lang sinasampal at tinuturaan sa mukha, hindi lang pinaglansa ang likod, o pati ipiski. Sino sodomize pa? Ang karamihan sa kanila, tatakbo, kung ako ang laborato siya, tatakbo sa bahay ko. Halika na, sampahan natin ang kaso. Yung amo mong tarantaso. Ano sasabihin sa akin mga biktima ng sodomy? Attorney, huwag na lang po kasi baka kumalat pa sa committee itong kaso ko, makarating pa sa husband ko. Ipakuwi ko sa Pilipinas, mandidiri ang aking husband sa akin dahil na ganyan ako, na-rape ako. Huwag na kasi baka makarating pa sa mga parents ko, may sakit yung tatay ko, may sakit yung nanay ko, baka lalo magkasakit. Kaya attorney, kung pwede, habulin mo na lang yung sweldo ko. How can I file a case kung wala kang kumpleta? Pero meron na mga ibang nagpapayal ng case, kaya may naipatakot lang rin tayo. Sobra-sobra ang paghihirap ng ating mga OFWs, lalong-lalo na ang ating mga kababaihan. E ako mismo, ambassador, naging ambassador na ako. I started as labor attaché in 1983 when my kids were still very, very small. 2 years old, 4 years old, kaya nasama ko sila. Pero nung naglakihan na sila at college, pag-aaral na sa college, iniwan nila ako doon. Pati misis ko. Hindi pala kung iiwan ako ng misis ko, hindi naman ako malulungkot. Pero iiwala ka ng mga anak ko, na very close ka. Eh, bago ako matulog sa gabi, tumutulog lang ako dahil nalulungkot ako sa aking mga anak eh. Eh, lalo na itong mga young mothers, young fathers, na iniiwan ang mga pamilya nila, nakatali sa kontrata ng 2 years. Mamatay ang tatay mo, hindi ka makakauwi. Sasabihin na yung employer mo, bakit nandiyan pa sa kontrata yan? At pag namatay ang tatay mo, uuwi ka. Tapusin mo muna. Sasabihin ng ako. Samantala ako, ambassador, you can come home anytime. Eh bakit tumutulong mo ako sa lungkot sa aking pamilya? Kaya, maliban dyan, marami pang mga abuso na dapat talaga, we have to bring our people home. We have to bring our people home. Hindi maaaring magpapatuloy itong overseas employment. Kaya, paano natin siya napauwi dito? Bawas-bawasan ang korupsyon. According to the World Bank, 30% of our country's annual budget goes to
employees because of massive fraud and corruption, because of plunder. How much is 70% of our annual budget right now? For instance, our annual budget is 2.6 trillion. They want them, 800 billion. Money that is supposed to be used to build infrastructure to create jobs are instead being targeted by the cross in our government. Dapat ma-stop na yan. Sa halip na napapagawa ng mas mabahabang mga highways na uudot dahil sa massive crime and corruption. Sa halip na napapagawa ng maraming school buildings na uudot dahil sa massive crime and corruption. And in the process, na uudot ang mga trabaho. Bawasan natin ang corruption. Let us reduce the incidence of crime and corruption in the country and increase job opportunities and bring home our people. Yun, solusyon. Bawasan ang korupsyon. Kung ano nagigulo ngayon ng OWA doon sa problema ng mga OFW natin, anong percentage ba ang naging role nila dito sa mga problema? OWA? OWA. OWA. But, ulitin mo nga. OWA. 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 Parang, 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 parang tao umiiyak. OWA. OWA. Walang nagagawa. Walang nagagawa. Ang OWA sa proteksyon ng ating mga OFWs. Why? Pinagkaralan ko yung ating national budget ngayon. Ang budget ng Department of Labor, may hinihinging budget ang Office of the Secretary of Labor, may hinihinging budget ang POAA, may hinihingi ng budget yung TESTA. Yung mga agencies under the Department of Labor, nung tinignan ko, bakit walang hinihingi dito? Ang OWA, walang budget na hinihingi. Ang sagot sa akin, Your Honor, hindi kami humingi ng budget kasi may budget naman ng OWA. Teka wala. The law mandates you, the Department of Labor, to protect OFWs. E bakit hindi kayo humingi ng budget? Yung pala, ang ginagamit nilang budget pera. Ay yung pera ng OFW. The law protects you. The law mandates you to protect the OFWs, and yet you only protect them by using the OFW's money. Halimbawa, si Lakay, under the law, he is obligated to protect his family. No, mali. Pagkatapos, hihingi ka ng pera sa pamilya mo para protektahan mo sila. Kaya mali, sinabi ko kasi, family sa kanya. Eh, kayo nagkakasundan niya. Walang nagagawa ang OWA. So, paano ano diba? Ano diba? Tumalang sa NGO lang pala itong OWA. Hindi, hindi. Ang OWA is a creation of a letter of instruction of President Ferdinand Marcos. Babala ko, may katayo at sasaludo eh. Letter of instruction lang yan ang panahon na ni Pangulong Ferdinand Marcos na create ang OWA. At yan sa letter of instruction na yan, kailangan bago umalis ang mga OFW, kayo mag-contribute sa $25 each para magiging OWA trust fund. At under the letter of instruction, ang pinaka-chairman ng Board of Trustees ay Secretary of Labor. Co-chairman ay Secretary of Foreign Affairs. Ang mga board member ay ang Secretary ng Labor, etc. Kaya kinesyo po yung OWA dyan. Bakit kayo nakaupo sa board? Nagbabayad ba kayo ng $25? OFW ba kayo? Kaya lang, i-revision natin lahat yan. Padre, para next budget. Sir, kapag member ka ng board, may... Ano contribute ka? Eh, yung Foreign Affairs Secretary ba? Nag-contribute ng 25. Pero they're apart from that. Ha? They're also receiving mayroon sa remuneration. Kaya nga, nasa salaula. Nasa salaula. Tama ba yung nasa salaula? Kasi yung buha ko eh. Ang mga OFWs, sila ay ginigisa sa sariling matika. Kaya sa mga susunod na mga pagkakataon, I will deliver a privileged speech in the House of Representatives questioning this. Bakit hindi kayo humihingi ng budget? Huwag nyo gamitin yung pera ng OFW to protect them. Because considering that you are mandated by law and the constitution to protect the OFW, you have to get the budget from the government, not from the OFWs.
That is highly illegal. Isa sundot talaga na pa. Sandali, bawal yung sundot mo. Bawal yung sundot mo. Nagawa lang sa announcement. Puro sabihin na interesadong maging marusog ang pangatawan at maging marusog ang iyong mga wallet. At saka maging outstanding. Please stay behind pagkatapos ng ating forum at meron tayo mga bisita na tutulungan tayo kung paano maging marusog ang ating pangatawan at pati na ang ating mga wallet. Okay? Yung sundot na. Pwede ka sa atin. Pwede ka sa atin. Pwede ka OWA, ito sa inyaman nila 4 years back. Ngayon, pero ng OFW sa OWA, itinransfer sa PLR at dinamit sa halalan. Dapat na. Pwede ba investigan sa Kongreso? Hindi lang kailangan investigan niya dahil klaro na eh. Isang pahala ng kaso ng planter ng mga involved. Yan ba kami natin yan? Initiate kayo lang eh. Pagkakilala natin ito, hindi lang tayo padalos-dalos sa mga itong bagay. At klaro-klaro naman yan na yung pantang OWA ginamit sa Smoky Mountain. Ginamit sa pag-ransom kay Amiro de la Cruz. It's your case. Kasi, OFW man yan. Kaya nga meron tayong sinatawag na trust fund eh. Anong kasing trust yan? Hindi nga ginagamit ninyo, ginamalverse ninyo. Di ba? Ano yung sinasabi mo pangalusok? Abusive at corrupted team. They are know him. Yes. Please patronize what he is selling. Oh, questions, ma'am? Koy! Jimmy! Koy! Pili kasi ni Jesus! Kasi ni Maranan pala! Kasi transport ni gano'n. Kasi, nakikita ko eh, parang naapektuhan din minsan mga mananakay, no? Pasahero. Kaya yung mga transport leader, hindi nakakasundo. Katulad yung gusto palabasin ni Ka-Obi-Kwarty, na ibabasa 8 pesos sa pamasahe. Sabi naman ni Kasi ni Maranan, hindi po pwede, dahil luwi kami. Dahil batas ang bilihin ng mga pyesa. Ano ba talaga, kailan kayo magkakasundo para sa kapakanan ng mga pasahero? Alam mo po, itutugol ko niyan, ha? Nasabi ko na ito ng harapan kay Ka-Obi-Kwarty. By TV and by radio. Sabi ko sa kanya, nagpapa-pogi point ka, ka-pogi. Sagot naman yung pogi naman. Siguro, para sa akin ha, derechahan yung pananaw. Hindi yung dahil leader kami. Kung bilang leader, hindi nga namin maintindihan eh. Parang katulad din ang nangyari ng nakaraan. Bigla na lang nag-strike, nagdeklara ng strike. Tapos pipilitin yung mga tao mo, sumama, na bagamat ang itinagala ay maganda para sa amin, sa kanila talaga. Pero kung minsan, hindi mo pwedeng laban ng laban na maapektuhan mo ang mga tao. Pero yung katulad na sila sa akin, pinabang pumasahin. Saan na laban kami? Kasi naiinitin, kaya ang nasabi nagpapapogi point siya. Pagka nag-imingi kami ng taas parahin, yan ang sinasabi niya eh. Kabahagi siya sa sinasabi, mataas ang presyo ng gulong, ng batilya, ng ganito. Bakit kinalimutan mo na yung mataas na yun? Gusto mo lang makita ng lakot ng mga mananakay na nagbaba kang pamatali at ang nasa isip mo, pupurihin ka ng mga tao? Hindi mo alam na ang mga sumasakay din sa mga jeep, sa mga public utility, ay pamilya din ng mga chuper na mahihirap din? Naisip mo ba yun? At ang tanong, tinanong mo ba ang grupo mo kung gusto nila? Kasi dapat ang isang leader, bago ka magdeklara ng isang bagay, hindi ikaw ang tutugon sa kagustuhan mo. Tanungin mo ang mga tao mo kung gusto nila. Kami, hindi kami nagpapala ng English of Air na tumatayo kami, na kumipirma kami para sa taas ng patahe nang hindi namin tinatanong ang mga chuper. Kung walang irinireklamo ang mga chuper, na hirap na po kami sa ganitong malaga ng presyo ng krudo, eh kailangan akong magtaas, saka pala kami magtataas. Pero kung walang reklamo, go! Bakit? Eh, siyempre, ayaw din naman namin paitaan yung mga tao, di ba? Eh, halimbawa, kayo, o tayo, yung pamilya rin, yung iba rin pamilya ko, sumasakay rin ng jeep. Kung gusto nyo ba yun? Kaya lang, dumarating yung pagpapal na kailangan. Kaya nagtataka ako sa kanil. Anong rasyon? Kaya ako bilang babae,
sabi, ang nasagot ko, nagpapapogate point ka. Ano pa talaga ang kailangan mo? Yun ang dapat harukahin mo yung ilalim. Anong dahilan? Bakit nagpalo ka ng ganon? Nang hindi ka man lang nagtanong sa mga kasama mo na ang lumalabas tuloy, parang hindi kami nagkakasundo sa mo. Pero sasabihin ko sa inyo, ang lahat po ng mga leaders nagkakasundo. Kaya nga lamang, kung minsan, may kanya-kanya kami pananaw. May kanya-kanyang iniisip para sa kapakanan ng iyong kasakit. Yun nga lamang, nagkamalita kasi ang kanya namin mga miyembro, nagkakasin namin eh. Ibang isang sa isang asosasyon, kasi sabi, pasang mata pedula. Yan yan yan, piston, pasang pedula. Parang ganon. Nagtanong kami, okay ba kayo? Nagkinig lang ng 50% mo. Kasi kung okay sila, hindi kami kinig mo. Ano sabi ng mga tao? Hindi kami konforme. Kasi mabait napakaano nang damdamin ng mga tupet. Kung natatandaan niyo nung litmong gumulusok talaga ang presyo ng krudo, naging 27. Anong ginawa namin? Nagdeklara na kagad sila, ma'am, baba na nyo na kasi sobra-sobra na ang sinikita namin. Hindi naman swapang talaga. Maaaring may ibang swapang na tupet. At kita isang tao, may kanya-kanya tayong ugali. Meron swapang, meron hindi. Pero hindi lahat. Sabi naman, kung sila'y kumikita, bakit natin na kahayaan na samantalahin natin yung kitang yung nagbababa? Pero ngayon talagang hindi dapat. Pero sabi ko nga, hindi pwedeng kontrahin ang pananaw ika-cover. Daming sa tamang proseso na lang. Yun ang pinakaanan namin. Kaya Tony, Tony Sula, Tony, di ba may sinampanong na karalunis? May sinampas yung petition? Yung si ano, si Martin, di ba natuloy? Hindi natin tuloy, sinasabi niya na yung formal ang ginawa niya na automatic yung krudo at ababa, at taas baba, meron sa formal lang niya may automatic. Wala pa siya, wala pa siya sinasabi. Iwan nga lang ang nakatayal eh. O, concrete man. Kailangan niya talaga kasama mo yung hold. Hindi, hiwalay sa charges sa hotel. Hiwalay. Hiwalay yun. Pabayaran mo yung sasakyan. Oo, kailangan mo. Oo. Pati siya airport, di ba? Kailangan din yun ng i-report. Speaking under the law. Kailangan din. I-report muna sa inyo. Habang-habang, wala. Dami ng habang-habang ngayon. Oo. Pero na bisita, ano magtatanong? Hindi ka ni Profesor. Good morning, Congressman Seneres. Ako po isang member rin ng OFW Family Club. Ay, talaga? Oo! Sana nag-iapatagay. Tatanungin ko lang po sa inyo, kasi ito based on my experience, kasi galing din ako sa ibang bansa, sa bansang Kuwait, so affected po ako sa crackdown last year. So, totoo yung sinasabi ninyo, kasi nakita ko sa ipahada natin sa Kuwait, na ang ating mga nakaupo mga opisyal doon ay walang silbi. Lalo-lalo na sa ating OWA na doon.
So, napauwi ako dito sa Pilipinas at ang tatanungin ko sa inyo ngayon, tungkol doon sa mga kaso ng OFW, dahil ako ay nagsampa ng kaso doon sa agency na gumawa sa akin ng kalakuhan, illegal, at kung masama pa dito ay naniningil sila ng extra na ano na bayad, yung placement fee, na sa katotohanan sana ay walang sisingilin ang mga ahensya na nag-recruit sa mga OFW dito sa Pilipinas. Dahil talagang ano yan, ang procedure niya, ang employer mismo, ang pagbabayad doon sa, ano, sa agency na para ma-recruit yung OFW. Pero ang ginagawa ng mga OFW at ng mga placement agencies na ito ay bukod sa bayad na sinisingil doon sa employer, sinisingil pa itong mga OFW ng mga placement fee. So kaya kinasuhan ko yung agency na yun. For those itong legal agency, ito, ang napag-usapan din namin sa ano, sa National Bureau of Investigation, kasi pinaimbestigahan ko ito, sabi nila sa akin, paano mo ma-prove na isang placement agency ay na legal, ay gumagawa ng illegal. So, yung sinapresent ko sa kanila ang evidences, yung mga contract na ginawa nila sa akin, so, hindi pa ako nag-a-apply sa kanila, meron akong contract na hindi pa ako nakapag-file application ko sa kanila. Ngayon, ang tanong ko, ano bang bill ang magagawa ninyo para mapabilis o magkaroon ng urgency yung mga kaso na mga nilareklamo ng mga OFW sa POA at sa Department of Labor of Employment? Meron na po akong kaso, although meron na ito, meron na pong mga resolutions po. Ngayon, umaapila yung mga, ano, binigyan pa ng pagkakataon ang mga respondents na makapag-file na kanilang appeal para itong mga kaso ng, ano, ng mga obtainant ng mga OFW ay bibigyan nila, at ito ay laging naghihirap itong mga ito, mga OFW na ito. Anong bill po ang magagawa natin? Ganito ngayon ang proseso sa mga kaso ng labor. No, hindi lamang tungkol sa OFW, kundi yung mga nasa Pilipinas na tinatanggap sa trabaho. Labor arbiter mo na. Kapag nag-design ng labor arbiter, available to the commissioners. Kapag nag-design ng commissioners, may FR. Kapag nag-design na finally ang commissioners, yung decision naman nila ay available to the Court of Appeals. Kapag nag-decide na yung Court of Appeals, may MR pa. Kapag na finally nag-decide na yung Court of Appeals, available to the Supreme Court. Yan. Dahil yun ang ating proseso. Now, kung sasabihin natin, final na yung arbiter para mapabilis ang decision ng kaso, eh paano kung natalo tayo nun? Eh final na yan. Kaya kailangan may system of review. Kaya mabagal na lang. Pero at least may system of review. Eh, halimbawa natin, sabihin natin, okay, final na yung decision ng commissioner. Hindi rin pwede kasi meron tayong tinatawag na judicial hierarchy na pwedeng reviewin ng mga nakakataas na mga hukom ang kung may error ba ang nakakababang mga hukom. So, mukhang mahirap na baguhin yung sistema na yan. Kasi it is fair to both sides. Ang problema lang, sa sobrang dami ng kaso, nadidelay. Kaya tayo, ang award ng Wim Family Club ay nagre-resort sa mediation and conciliation dahil napapabilis ang settlement ng kaso. So, halimbawa kayo, kung sinabi mo sa akin yung problema, patawagan ko agad yung agency. Ayusin natin ito para magkaroon ng mabilis na settlement na mutually satisfactory to my member and to the agency. Kasi sabihin natin, inulungan ko yung member ko sa arbiter, sa commissioner, dahil dati ako chairman dyan, sigurado ba tayo mananalo tayo sa Court of Appeals? Eh kung ginapang nilang Court of Appeals, sigurado ba tayo mananalo tayo sa Court of Appeals? Mananalo tayo sa Korte Suprema. Baka finally, talo pa na tayo. Kaya ang pinakamaganda, mediation, people settlement, after all, according to a saying, blessed are the peacemakers, for they shall be known as the children of God. Yung rose movement ni Boris Monroy ay i-declare in an official in another official forum na pabalikatin na Liga ng mga protesta sa Pilipinas. Kagaya na ako binabawin kanina, meron tayong business forum pagkatapos nito. Salamat kay Boris Monroy, kay Atty. Salada, kay Boris Vigor, Boris
Congressman Roy, si Congressman Lando Marquez, Congressman Dito, at po si kapatid na Boy Margaret, salamat na marami sa inyong presensya ngayong umaga. At again, in behalf of the chairman, si Mike Kapi, by the way, na hindi natin nakasama ngayong umaga, si Congressman Seneres, siyempre. Mayor! Mayor na Manila? Manila. Sara, yung announcement na yan. Anyway, pagpapit ko lang, December 10, huwag niyo makikimutan ang ating resource party dito. Resource party na Liga ng Broadcasters sa Pilipinas dito sa, dito mismo, sa December 10. Kasi set of party na natin yung kay Chairman Mike who is going to aboard. Mag-propakasyon na sa buwan naman sa Europa at sa Amerika. At sa Canada, si Chairman Mike. So, December 10, resource party natin at saka set of party natin kay Chairman Mike Abe. Kaya yung mga gustong malamang kung paano maging malusog ang pangatawag at maging malusog ang wallet o pinaka, dito na tayo. Kapatid si Chair, si Congressman Presidente, si Interesado. Again, maraming salamat. Thank you and we'll see you on Thursday sa isang pag-edisyon na ng ating broadcast this morning. Salamat po. Gawin nyo na yung mga space. Ano kung sa kapay po? Yan ang mga sa kaan.